Sa 200,000 kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, 6% o mahigit 13,000 ay mga bata. Ang ilan sa kanila naka-confine sa Philippine Children's Medical Center. At dahil bawal magbantay ang kanilang mga magulang, ang mga medical staff ng ospital po ang tumatayong sandigan ng mga batang pasyente. At yan po ang tinutukan ni Salim Refran, exclusive. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19. Sa dasal nagsisimula ang duty ng mga doktor at nurse ng COVID ward na ito sa Philippine Children's Medical Center. Ang kanilang mga alaga, mga batang confirmed o suspect COVID cases. Pero dahil bawal magbantay ang mga magulang, ang medical staff ng ospital ang pumupuno sa kanilang mga pangangailangan. Umiiyak sila, mama, mama, tapos sasabihin mo sa kanila na si mama nag-aantay sa labas, babalikan ka na lang niya pag magaling ka na. Tapos kahit anong reassure mo sa kanila, talagang ang hirap na makita na naghihirap na nga sila sa sakit nila, tapos wala pa silang kasama. Kasi syempre hindi naman nila kami kilala, tapos kakaiba pa yung suot namin. So iba yung sort of trauma na na-experience nila pag na-admit sila doon. Sa 22 pasyente sa ward, 5 ang critical na pawang intubated dahil hirap sa paghinga. 2 sa kanila, mga bagong silang na sanggol na may pneumonia. Ang umuuko pa sa ibang mga kama, mga batang may iba pang mga karamdaman tulad ng cancer, chronic kidney disease, cerebral palsy, meningitis at epilepsy, pero nagpapakita na ng sintomas ng COVID-19. Nasa 30 to 50 ang COVID bed capacity ng ospital. Kung wala kang ibang sakit, no, generally talagang magre-recover ka. Mahirap talaga pag may underlying condition yan kasi sila ang magkakaroon ng komplikasyon. Sa mura nilang edad, kakaibang tapang na raw ang pinapakita ng mga bata. Sabi niya sa akin, "Dok, andiyan ba si mama sa labas?" Sabi ko, "Oo, andiyan lang naman si mama mo sa labas. Bakit? May gusto kong pasabi." "Dok, sabihin mo lalaban ako." Hindi ko niya sabihan ko siya. Doon mo makikita na parang kahit gano'ng kahirap sa tingin ko yung trabaho ko, iba yung pinagdadaanan ng mga bata na may sakit. And for him to say na, "Dok, lalaban ako," my God. Sige, lalaban ako with you, kuya. Game, tutulungan kita. Pero ang pasyenteng ito ni Doc Mara, hindi na niya inabutan sa sumunod niyang duty. Pumanaw ang bata. 14 na ang nasasawi dahil sa COVID-19 sa ospital. Awang-awa ako sa magulang, awang-awa ako sa bata. Sa tent sa labas ng ospital, matiyagang naghihintay ang mga nag-aalalang magulang. Tuwing ako ipapatawag ng doktor, talagang nanginginig po ako kasi ang nasa isip ko po, hindi ko alam kung ano na naman po ang sasabihin sa akin. Nakakatakot siya na sa tingin ko mawawala na yung anak ko. Pero mas marami naman sa kanilang mga batang pasyente ang gumagaling. 29 na ang naka-recover at naka-uwi mula nung Marso. Yung mga magte-thank you lang sa'yo na simple. Thank you ate, thank you kuya. Sobrang nakakataba na ng puso yun eh. Kasi para makapagsabi sila ng thank you, ibig sabihin pinagkatiwalaan ka nila eh. Na nagpapasalamat sila na ginawa mo yung best mo para gumaling siya. Kasama sa casualty sa digmaan kontra COVID-19, ang mga bata, wala man silang kakayanan na depensahan ang kanilang mga sarili, hindi naman nawawala ang mga handang lumaban para sa kanila. Patunay na sa kabila ng hirap at pagod, kayang-kaya itong mapagtagumpayan. Salima Refran, Katutok, 24 Oras.